Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kagabayan, matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo ho Diyos, kayo Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa. Yes, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagabayan, matatakbuhan, Diyos. Hallelujah. Na lagi nakalaan. Kayo o Diyos ang aming pag-asa, kayo o Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyan kalukuran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Kayo o Diyos, kayo o Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalanan niyong isang panga. Kayo o Diyos ang aming pag-asa, kayo o Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw aming inanasa, sa aming buhay bibigyang kalukuran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Pararangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pag-asa namin, Panginoon. Magbabago ang mga sitwasyon, maiiba-iba ang mga tao sa buhay namin na nakakasama namin, nakakasalamuha, magkakahiwa-hiwalay minsan ng mga pamilya, pag tumatanda na, maalis ang mga anak, naiwan ang mga magulang, ang mga lolo at lola, naiba ang kasama sa trabaho, nagpapalit na eskwelahan, na ibang sitwasyon sa lipunan, pero kayo, mananatili kayong pag-asa namin, Panginoon. Kayong pag-asa namin, O Diyos. Hallelujah. You remain constant. Ang pag-ibig niyo hindi magbabago. Ang biyaya niyo'y palaging sasagana. Ang katapatan niyo maaasahan, O Diyos.
maaasahan ng katapatan ninyo, Panginoon. Kahit sa mga pagkakataon na uncertain ang sitwasyon, na hindi namin alam yung mga susunod na mangyayari, pwede kaming maging panatag dahil maaasahan namin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong banal na pangalan. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Dakilang Diyos na mapagmahal, aming Ama na tumubos sa amin sa pamamagitan ng dugo ng inyong banal na anak. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Palakasin niyo nga po ang inyong mga anak, lalo nang may mga pinagdadaanan ngayon ng mga sitwasyong mahihirap, hindi inaasahan, mga sitwasyong hindi alam kung ano ang magiging kahahantungan, yung kung anong magiging reaksyon nila. Mga unexpected situations. Patatagin niyo po ang inyong mga anak. Bigyan ng kaaliwan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Good morning po sa inyong lahat muli. Salamat sa Panginoon. Ako ay muling makakasama sa devotion. Pero hindi na po ito magiging kagaya ng dati na parang one-man show. One-man endeavor. Hindi po. Marami na tayong makakatulong sa devotion na ito. Pagka Friday, isang district ng Dorofate ang magli-lead sa atin ng devotion. Pagka Saturday, isa pa ring district ang magli-lead sa atin. At may mga panahon na hihilingan ko rin yung iba pang mga pastor natin. Alam nyo, hindi mahalaga kung sino ang magsasalita. Ang mahalaga, marinig natin yung salita ng Diyos. Dati, niisip ko na ako lang ang may karapatan. Nako, mga kapatid, ang kaaway, tutuksohin tayo magmayabang sa pwede nating magawa sa gawain ng Diyos. At makakalimutan natin na ang Diyos ang gumagawa sa kanyang gawain, ginagamit niya lamang kung sino ang kanyang nanaisin. At ngayon ay mas nakikita ko na ang Diyos ay hindi limitado sa akin. Kahit mas bata, kahit mas matanda, kahit mas malayo, ay kayang gamitin ng Diyos. Kung nakayanan ng Panginoon na gamitin ng isang asno para magsalita ng mensahe at magbigay linaw sa isang propeta ng Diyos, eh lalo nang pwedeng gamitin ng Panginoon yung kanyang mga lingkod para magbigay sa atin ng aral. At ako'y natutuwa rin itong mga nagdaang dalawang linggo. Ako po ay na-blessed din at natuto. At narinig ko yung mga patutuon ng ating mga pastor, ating mga manggagawa. Kaya i-expect niyo po yan na as time goes by, makikita niyo ako less and less at makikita niyo ginagamit ng Panginoon yung iba nating mga pastor dyan sa Pilipinas at sa ibang bansa. At minsan yung mga na-disciple at mga naitalagang mga pastor dito sa Taiwan ang mangunguna sa atin sa devotion. At patuloy tayong palalakasin ng Panginoon. Patuloy tayong palalaguin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tandaan po ninyo, hindi mahalaga na kung sino yung naririnig ninyong nagsasalita, ang mahalaga, naririnig natin yung salita ng Diyos. Bumalik po tayo sa ating pag-aaral sa 1 John chapter 3. Sa unang Juan, kapitulo 3. Siya nga po pala, napanood nyo po ba, nag-post ako sa Facebook ko yung anniversary natin, yung first anniversary ng DFC Yongkang dito po sa Tainan, dito sa Taiwan. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon at kinararangal kong sabihin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa puso ng ating mga kapatiran doon. Salamat sa mga mula sa ibang church na nakibahagi sa atin. Kahapon din po, kung hindi ako nagkakamali, anniversary din ng church sa Lakot ba o ano, kila Pastora Rosalia.
15th year anniversary naman nila, purihin ng Panginoon. Pagka kayo ay may anniversary, kagagala ko po na ibahagi sa Facebook ko yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, panahon na ngayon para parangalan natin, itanghal natin. Kaya po ako panayang post ko ng mga nangyayari at ng mga iba't ibang mga church, kahit hindi Door of Faith Church, ay para i-magnify natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos natin ay patuloy pong kumikilos. Siya'y buhay. Purihin ng Panginoon. Isa pa po, nais kong batiin yan, si Sister Marites. Hinandog yung kanilang anak at nandun yung aking asawa, si Pastora Never. God bless sa inyo dyan sa Cavite. Pagpalain kayo ng Panginoon. 1 John chapter 3. Balikan natin sa verse 1 at tapos papasadahan ko ng mabilis na mabilis bago tayo magpatuloy doon sa ibang mga talata na kasunod. Sabi rito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin, tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya, kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Ano yung mga napag-aralan na po natin ito eh. Gusto ko lang i-review sa inyo. Huwag nating mamaliitin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Nung minsan, si Pastor Jordan, meron siya sinabi na na-realize ko na tama. Alam nyo yung Christian, ang tumawag nun, mga unbelievers. Tinawag na Kristiyano yung mga mananampalataya sa Antioquia. Pero sa Biblia, mas madalas na tinatawag tayong anak ng Diyos. Kaya ang pagkakakilanlan ay, Kristiyan ka ba? Anak ako ng Diyos. Ang pagkakakilanlan dapat natin, hindi yung mga relihiyon natin, hindi yung pangapangalan ng simbahan, kundi yung pagiging anak ng Diyos. Pagka miyembro ka ng isang pamilya, hindi mahalaga kung ano yung damit mo, hindi mahalaga ano yung ugali mo, ano yung paraan ng pagsalita mo, basta ikaw ay miyembro ng pamilya na yun. Mas mararamdaman natin ang pagkakaisa at magkakaroon ng pagkakaisa sa lahat ng mga tinatawag na Kristiyano ngayon kung ang maaalala natin, mga anak tayong lahat ng Diyos. Makakalimutan natin yung paghihiwa-hiwalay ng mga organisasyon. At maaalala natin na iisang espiritu lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi rito, kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. There will come a time, at parating na po yan mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos ay mahihiwalay ng mahihiwalay ang kaisipan at pagkilos sa kaisipan at pagkilos ng mundong ito. Kaya nakakalungkot pagka may mga mananampalataya o may mga simbahan na parabagang ginagaya ang mundo para maakit ang mundo na makinig ng salita ng Diyos. No. Hindi natin kailangan gawin yon. Hayaang maging kaiba tayo sa mundo at magliwanag tayo, magpapadilim ng padilim ang mundo eh. Pwede na yung ganito, pwede na yung ganyan. Pagkagagaya ka sa kadiliman, paano ka magliliwanag? Gagaya muna ako sa ginagawa na sa kadiliman para maakit ko sila at mahikayat ko sila sa liwanag. No. You stay where you are as a light. Manatili ka na liwanag at makikita nila yung pagkakaiba. Malalaman nila na iba ka pag dumating yung panahon na kailangan alam nila kung sino lalapitan nila. Verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Ito, hindi pa natin alam sa ngayon. Alam natin, nakalagay sa Biblia, na sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, ginagawa tayong kawangis ng Panginoon. Binabago niya tayo from glory to glory. Pero yung kalubusan ng pagiging anak ng Diyos, hindi pa natin nakikita. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians, taglay natin ang kayamanan ito sa mga sisidlang putik. We are vessels of earth.
Mga putik lang tayo, napapagod tayo, nahihirapan tayo, umiiyak tayo, tayo ay nagkakasakit. Pero taglay-taglay natin ang kayamanang ito, tayo mga anak ng Diyos. But there will come a time. Mananalangin tayo na hindi nakapikit, mananalangin tayo na nakadilat, makikita natin ang Panginoon. Anong sabi rito? Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. There was a time, may isang lingkod ng Diyos. Ipinakita ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Diyos, sa Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Sa 33 muna. Sa verse 19. Exodus 33 verse 19. Nandito yung pahayag, tao sa 34 naganap. Exodus 33 verse 19. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoong, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha, dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato malapit sa akin, at habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. So, ipapakita kay Moises. Kasi hiniling ni Moises eh, Panginoon, gusto ko kayong makita. Gusto ko makita yung kaluwalhatian niyo. Naghanap si Moises ng mas malalim na karanasan kaysa sa yung pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan ng tinig. Gusto niyang makita ng personal ang Panginoon. At dahil nalulugod ang Panginoon sa kanya at ang puso niya ay malinis, tinanggap ng Panginoon yung kanyang request at sinabi ng Panginoon, sige, dadaan ako sa iyo. Ipapakita ko sa iyo yung kabutihan ko. Kasi pag nandyan ang Panginoon, nandyan ang kanyang character, nandyan ang kanyang glory, nandyan ang kanyang who he is. At sabi ng Panginoon, pero tataklubang kita ng kamay ko, pagdaan ko sa iyo, saka mo makikita yung likuran ko. Hindi mo kakayanin yung mukha ko na makita. Now, sa chapter 34, sa verse 5, Exodus 34 verse 5, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos, mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Nagpatira pa si Moises sa lupa at sumamba. Sinabi niya, O Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin, kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito. Patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga mamamayan. So dumaan ang Panginoon sa kanya. Now, what was the result? Laktawan natin yung ibang mga pangyayari at tignan natin dito sa verse 29. Exodus 34 pa rin po. Sa verse 29, nang bumaba, tandaan ninyo, ang nakita ni Moises ay yung likuran ng Diyos. Now, huwag nating isipin na ang Diyos ay kasinlaki ng tao o ten footer o ano. Ang Diyos ay espiritu.
ang buong presensya niya pwedeng punuin itong buong warehouse na ito. Pwedeng punuin ang buong universe. Pero pinili ng Diyos na magpahayag sa ganong wangis kay Moses. Pero ang Diyos ay walang hanggan. Now, sa verse 29, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Now, ang nangyari po rito, itutuloy natin hanggang sa dulo, pagka nakikipag-usap si Moises sa kanila, nagtatakip siya ng tela. At pagka naman papasok siya sa tabernakulo para makipag-usap sa Diyos, tinatanggal niya yung takip niya para hindi masisilaw yung mga tao. Ngayon, ano nakita ni Moises? Yung likuran. Ano nangyari sa mukha niya? Nagliwanag. Likuran lang yon at sandali lang po yon, pero naka-apekto sa kanya, sa kanyang physical na katawan, yung pakikipag-ugnay sa buhay na Diyos. Ngayon, marami pa akong pwedeng masabi dyan, pero ang tanong, pagka nakita natin ang Diyos, hindi yun likod. Sabi rito, balikan ko yung binasa natin, ano po? Sa 1 John, chapter 3. Sa kalagitnaan ng verse 2, alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Ano mangyayari sa atin pagka nakita natin siya ng mukhaan? Kung sino talaga siya? No, yung pagdating natin, hindi yung sa vision, hindi yung sa panaginip. May mga nagsasabing na panaginipan nila ang Panginoon, iba na nakaakyat sa langit. Natandaan nyo si Pastora Rosalia, ikwinento niya yung kanyang pamangkin na binigyan ng kapahayagan ng Panginoon. Hindi sa ganon, ha? Kundi yung eternally na makikita natin ang Panginoon at babaguhin niya tayo. Magiging kagaya niya tayo, we don't know how that looks. Hindi natin alam paano yun. Yung kakaunting impormasyon sa Biblia na magiging katatayuan natin pag nandun na tayo sa piling ng Panginoon ay sabi sa sa 1 Corinthians chapter 13 ay isang malabo pagtingin sa isang malabong salamin. No one can claim that they know kung ano yung talagang naghihintay sa atin doon. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 13 verse 12. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Wow! Malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Hindi tayo magiging kagaya ng kaalaman ng Diyos na walang hanggan. Pero kung paano niya tayo kilala, ganun natin malalaman yung mga bagay na naroroon. Ganun natin maiintindihan yung lahat ng sitwasyon. Gaano katinding kaluwalhatian yan? Nung Saturday, pagkatapos ng devotion natin, ka-message ko si Pastor Luis at nag-uusap kami sa mga gawa ng Panginoon at masayang-masaya kami at sabi niya, Pastor, mas matindi pa yung kagalakan natin pagdating sa langit. Kasi sabi ko, nagagalak ako sa Espiritu, sa ginagawa ng Panginoon. Isang tabong kagalakan. At ang totoo, yung kagalakan na naroroon sa atin ay talagang dumadaloy. Magpapatuloy, isang walang hanggang kagalakan. Now, imagine our being pagdating doon. Yung sabihin na magiging kagaya niya tayo. Naku. May katawang 2 Corinthians chapter 5 yan eh.
may katawang panlupa, may katawang panlangit. Sa verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinatayuan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Anong klase yon? Kaya nga isang pag-asa yan. Lagi ko sinasabi, huwag kayong maghanap ro ng ano, ng Paul Masaredo na malapad ang noo. Gawa ng tao po ito. Itong ano na ito, noo na ito. Hindi ko yan ikinahihiya. Nung bata ako, makapal-kapal ang buhok ko at ano. Pero tinanggap ko na, habang naririto, sige ganyan. Pero once we get to heaven, magkakaroon tayo ng katawan doon hindi mula sa DNA ng ating ama at ina. Hindi gawa ng tao yung katawan natin doon. Ang katawan natin doon ay gawa ng Diyos. Anong klaseng katawan yon? O alam natin na ganito, may ilong, may bibig, may mata. Pero what we are on the inside, sa kalooban, sa espiritu, will be manifest on the outside. Oh, mga kapatid, may nagsabi minsan, kapag tumunog ang trompeta at nahati ang langit at tayo kinuha ng Panginoon, marirealize natin, sulit na naglingkod sa Panginoon. Lahat ng pinagdaanan ay magiging parang bula. Makakalimutan natin lahat ng hirap, lahat ng... Sabi ni Pablo sa Romans 8:18, yung natatalus ko, aking napagtanto, yung paghihirap natin dito ay hindi maikukumpara sa kalwalhati ang naghihintay sa atin doon. Hindi, magiging isa pa, anumang dinaranas natin dito, may oras, panandalian lang. Yung naghihintay sa atin doon ay walang hanggan. Yung laging sinasabi ng daddy ko noon, na narinig ko sa kanya, kung maglingkod ka sa Panginoon ng 80 years, ang ipapalit niya ay hindi 80 years din. Ang ipapalit niya sa iyo, actually, hindi naman kasi talaga yun galing sa ating paglilingkod. Yung buhay na walang hanggan ay galing sa Panginoon. Ang bayad ng amo natin, base lang sa ipinagtrabaho natin. Pero ang kapalit na ibinibigay ng Diyos sa atin, bago pa tayo naglingkod sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. How can you beat that? Paano mo matatalo yung kaloob ng Diyos sa atin? Bago ka pa natutong maglingkod sa Diyos, binigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Ginawa Kanyang Kanyang anak. Hindi tayo pumapasok sa isang probationary period pagka ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Na sa'yo, o sige, nanampalataya na ako sa Panginoon. Siya talaga ang aking kaligtasan, siya ang aking panalo. Okay, sige, sabihin ng Panginoon, may probationary period ka of 3 years. Pagkatapos nun, i-declare na kita, anak na kita. Hindi, dineklara niya tayong kanyang anak nung tayo ay sumampalataya sa kanya. At hinuhubog niya tayo ngayon. At habang hinuhubog niya tayo, ginagamit niya tayo para may mga iba pa na mahikayat na manampalataya sa Panginoon. It is all about Him. Amen? Oras na ba? Tapos na? Parang di na ako nasanay ng 30 minutes. Lasais na po. Tuloy natin bukas sa verse 3. Now, tignan ninyo yung kasunod bukas. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, it doesn't end with meditating on the eternal things. Hindi natatapos ang buhay sa pag-iisip ng mga makalangit na bagay. Nandito pa tayo sa lupa. Meron pang gagawin. There are things that need to happen while we are here. Hindi lahat ng sumasampalataya sa Diyos, biglang kinukuha at dinadala sa langit. Hindi ganoon. Pagka naging anak ka ng Diyos, naririto ka pa sa lupa. So ano ngayon?
Kaya ang sino mang, ano ngayon, ang sino mang may pag-asang ganito, may ganitong pag-asa kay Kristo, bukas po yan. Bukas natin yan, pag-aralan. Tayo ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa palagi naming natatanggap na paalala sa inyo kung gaano kayo kadakila at kung gaano talagang, oh Lord, walang salita na uugma, talagang dyan lang sa kalangitan magkakaroon ng tumpak na pagkaunawa at pagpapahayag ng inyong ginawa sa amin at kung ano yung aming natanggap mula sa inyo. Salamat po. Lalo kaming gaganahan sa buhay na ito pag nare-realize namin ang kadakilaan ninyo sa aming buhay. At yung mga kabigatan sa paglilingkod ay gumagaang, hindi mawawala ng pasan, pero pinapagaang siya ng katotohanan na ang sa inyo ay walang hanggan. Tanumang nararanasan dito sa lupa ay panandalian lamang. Salamat po sa inyo. Palakasin niyo po ang inyong mga anak, O Diyos. Kayo ang aming pag-asa. Witin natin yung chorus na yun. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan ka lukuran. Pararangalanin mong dakilang pangalan. One more time, kayo, O Diyos. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, sa aming buhay, kaluluran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang Panginoon, parangalan natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Luis, hindi lang sa salita, maparangalang kayo sa buhay na ito, O Diyos. Maparangalang kayo sa aming mga ginagawa sa bawat araw. Lumabas ang inyong espiritu sa amin, Panginoon. At ma-demonstrate nito ang bagong buhay na tinanggap namin mula sa inyo. Salamat po, O Diyos. Holy, you are holy. Salamat. Abutin niyo nga po ang mga taong hindi naniniwala sa inyo, Panginoon. At ang mga taong tumatalikod, na nadadaya ng kaaway, na nakakalimot sa katotohanan ng inyong kadakilaan. Abutin niyo nga po ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Panginoon, yung iba sa kanila ay nadamay lang sa mga kaibigan, sa magulang, yung iba ay nadamay lang sa lipunan. Yung iba'y lumaki na walang ibang naririnig, pero sa kahabagan ninyo at sa inyong masaganang biyaya at dakilang kapangyarihan, abutin nyo nga po ang mga taong ganito at masumpungan nila ang katotohanan ninyo, O Diyos. Salamat po aming Ama, kami anak ng Diyos. Salamat po sa inyo, kaaliwan, kagalakan ay tinatanggap namin at pinapasalamatan namin sa inyo sa umagang ito. Papurit, karangalan, kadakilaan ay sa inyo lamang po, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan po ang aking mga kasama dito ngayon. Meron pa po doon, naghahanda na ng para kay Evangel at doon sa mga ibang mga papasok. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. See you tomorrow po. God bless po sa inyo lahat.